أخذنا أن أركان الإسلام خمسة. So ating nakuha kanina ang Islam ay merong limang haligi. Now, wa arkan al-iman sita. At ang iman o haligi ng iman o paniniwala ay anim. Now, sittat arkan. Meron itong anim na haligi. Awalan, ma huwa al-iman? Bagong lahat, ano ang ibig sabihin o ano ang kahulugan ng iman? Lano kad yas'alak sa'in. Yaqul lak hal anta mu'min? Maaring merong magtanong sa iyo, ikaw ba isang mu'min? Limada tujib? Ano ang isasagot mo? Taqul ana mu'min, na'am. Sabihin mo ikaw ay isang mu'min. Asallahu an yaj'alni wa iyyakum min al-mu'minin as-sadiqin. At inshallah, gawin ka ng Allah Subhanahu wa ta'ala kabilang sa mga mu'minin. Lakin yaqul lak ma huwa al-iman? Pero pag tinanong ka, ano ang kahulugan ng iman? Al-iman huwa qawlun bil lisan. Ang iman, ito ang pagbigkas ng ating mga dila. Wa'tiqadun bil qalb. Ang paniniwala ng ating puso. Wa'amal al-jawarih wa'amal al-qalb. At ang pagsasabuhay ng ating puso at ng ating katawan. Yazid bil ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Nadadagdagan sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga pagsunod at nababawasan sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga ipinagbabawal. Ma wal iman qawlun bil lisan. Ano ang iman? Ito ang iman ay ang pagbigkas ng ating mga dila. Wa i'tiqadun bil qalb. Paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Wa 'amal al qalb wa 'amal al jawarih. At paggawa ng ating puso at paggawa ng ating mga katawan. Yazidu bit ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Nadadagdagan sa pamamagitan ng pagsunod at nababawasan sa pamamagitan ng pagsuway. Na'am. Andi سؤال. Mayroong tanong si Chef. إنسان يقول بلسانه كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعتقد بقلب. يقول فقط بلسانه دون أن يعتقد بقلب. ماذا نسميه؟ Mayroong isang tao, ang ginagawa niya, binabanggit niya ang mga sinasabi ng propeta Muhammad sa kasalan mga hadith. Pero hindi siya naniniwala sa kanyang puso sa mga bagay na iyon. Sinasabi niya lang. So anong matatawag natin sa kanya? Mada na kulaan? Ano ang tawag natin sa kanya? Naam. Man ya'rif al-ijab. Insan ya'taqid bi-qalbi ya'kul bi-lisani kul ma qalbihi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin la ya'taqid bi-qalbi. Merong isang tao, sinasabi niya ang mga bagay-bagay patungkol sa Islam. Sinasabi niya yung la ilaha illallah, pero hindi niya pinapaniwalaan sa kanyang puso. Sinasabi niya lang, sa dila lang. Hada munafiq nifaq akbar i'tiqadi fi dhurf al-asfal min an-nar. So, ang taong ito, itong uri ng tao na ito, siya ay isang munafiq. Siya ay ilalagay sa pinaka-ilalim ng impyerno. Lian al-munafiq fi-dhahir yudhir al-islam wa nas'alu afiyat salam yubtin al-kufr. Dahil ang isang munafik, nilalantad niya ang kanyang pagiging Muslim at tinatago niya ang pagiging kafir niya. Tinatago niya ang pagiging kafir niya. Naam, as-su'al ath-thani. Naam. Ang pangalawang tanong. Insan ya'taqid biqalbi. Ya'taqid biqalbi la yashuk abada bima ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. يعتقد أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق لكن لا يقول بلسانه أنه مسلم أنه مؤمن لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول لكن هو يعتقد كل هذا. نعم. So meron naman isang tao, ito yung pangalawang tanong. Meron isang tao naniniwala siya sa kanyang puso, naniniwala siya sa lahat ng mga binanggit ng propeta Muhammad sallam, naniniwala siya sa la ilaha illallah. Pero hindi niya sinasabi na siya isang Muslim o isang mu'min, hindi niya sinasabi sa kanyang dila. Ano ang tatawag natin sa kanya? Huwa muqir bi qalbi, lakin la yaqul bil lisan. Siya'y naniniwala sa kanyang puso, ngunit hindi niya sinasabi sa kanyang dila. Maadha nusammi? Anong tawag natin sa kanya? Man ya'rif? Hada أئمة الكفر على هذا، إبليس على هذا، فرعون على هذا، أبو جهل على هذا، أبو لهب على هذا. نعم. So yung ganitong tao, ito yung parang sila yung mga imam ng mga kuffar, katulad ni Iblis, ni Fir'aun at iba pa. نعم. إذن
قلنا لكم أن الإيمان لابد فيه من قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. So binanggit natin kanina na dapat ang ating iman ay kailangan binibigkas ng ating mga dila at pinapaniwala ng ating mga puso at ginagawa ng ating puso at ginagawa ng ating katawan na dadagdagan sa pamamagitan ng pagsunod at nababawasan sa pamamagitan ng pagsuway. Now, arkan al-iman kam? Ang ahigi ng iman ilan? يعني الإيمان بناء يقوم على كم ركن؟ ilan ang haligi ng iman? على ستة أركان. نعم. So meron tayo ang iman o yung ang iman ay meron siyang anim na haligi. الركن الأول أن تؤمن بالله. Ang unang haligi ay ang maniwala ka sa Allah سبحانه وتعالى. الإيمان بالله كيف يكون؟ Ang paniniwala sa Allah سبحانه وتعالى paano natin ito isasabuhay? Nu'min bi tawhid ar-rububiyya. Kailangan tayong maniwala sa kanyang pagbubugtong isa, kanyang pagkapanginoon. Wa tawhid al-uluhiyya. At sa kanyang pagka-uluhiyya, pagiging Diyos na sinasamba. Wa tawhid al-asma'i was-sifat. At sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Wa nu'min bi wujud Allah lanna hunak man yunkir wujud Allah asla. At kailangan nating maniwala na mayroong Allah subhanahu wa ta'ala, umiirat ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mayroong mga tao na hindi sila naniniwala na mayroong Panginoon. Ma hiya al-adilla ala wujudillah? Ano-ano ang mga dalil, mga batayan na mayroong Allah subhanahu wa ta'ala? Al-adilla kathira jiddan ala wujudillah. Maraming mga dalil na nagpapatunay na mayroong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yumkin an nujmil al-adilla أربعة أدلة هذه الأربعة تخرج إلى يعني كثير من الأدلة لكن نجملها في أربعة. At pwede nating ibuod yung mga batayan na yan sa apat na aspeto. نعم. العقل. Una ang kaisipan. والحس يعني أشياء ندركها بالمشاهدة أو بالسماع. نعم. Pangalawa yung pakiramdam. Mahawakan natin, maamoy natin, mapapifil natin. والفطرة. Pangalawa ang fitra. والشرع at yung sa batas ng Islam يعني أدلة من كتاب السنة ay mula sa Quran at Sunna. إذن الأدلة على وجود الله أربع. So ang apat na batayan natin na pagkukunan natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral at mayroong Allah subhanahu wa ta'ala ay apat. العقل. Una ang kaisipan. والحس. Pangalawa pakiramdam. والفطرة. Pangatlo ang fitra. والشرع. Pangapat ay ang batas ng Islam. العقل كيف. So sa kaisipan, paano natin ito papatunayan na merong Allah subhanahu wa ta'ala? كيف يثبت العقل وجود الله سبحانه وتعالى? Paano mapapatunayan ng ating kaisipan na mayroong Allah subhanahu wa ta'ala? والله لا يمكن أن يأتي عاقل وينظر في هذا الانتظام البديع في الكون إلا ولا بد أن يثبت أن لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. Napaka-imposible para sa kaisipan na kanyang malarawan ang isang umiiral na wala itong tagapaglikha. Imposible yun. Itong mga bagay na ito ay merong mga lumikha. Merong lumikha sa mga bagay na ito. So imposible sa ating kaisipan na iwaksin natin na walang lumikha sa mga bagay na ito. طلوع الشمس وغروبها والمجرات والبحار والأنهار والأشجار لا يمكن أن تكون هذه المخلوقات بهذا الانتظام البديع بهذه الدقة إلا ولا بد أن يكون لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. So katulad ng mga pagsikat ng araw, pagdubog ng buwan, ang pagdating ng araw at gabi, ang mga puno, ang mga ilog, lahat ng yan napaka-imposible na umiral ang mga yan o lilika ang mga yan sa magandang sistema na walang lumilika sa kanya, wala siyang tagapaglika. Napaka-imposible para sa isipan na hindi niya paniwalaan yan. At thani al-his maksus takun fi tarqa shidda fi musiba fi nazila fi marad tarfa yadaka ila as-sama taqul ya rab ya rab ya rab farrijha tajidha tanfarij. Hadha dalil mahsus. Na'am. Wa kadhalik al-kuffar idha rakabu fi al-fulk da'u Allah mukhlisina lahu ad-din ينجيهم الله سبحانه. هذا دليل محسوس ملموس مشاهد. نعم. So yung pangalawa na basehan natin na may Allah subhanahu wa ta'ala na umiiral ay yung his, yung pakiramdam. Itong pakiramdam na ito matutunghayan lang natin yan kapag tayo ay nakadama o nakadumating sa atin ang paghihirap o kahirapan o kagipitan.
sa tuwing tayo ay nasa kalagayan ng kagipitan, itinataas natin ang ating mga kamay sa Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay humihingi, Ya Rab, Ya Rab. At sa tuwing tayo humihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala, ating nakikita na dumarating sa atin ang mga hinihingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ang mga kumpar, kapag ang mga kumpar, kapag sila ay nasa kagipitan, wala silang ibang hinihingi yan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na nabanggit sa Quran, kapag sila ay sumakay sa sabihin yung barko, at kapag dumating sa kanila malakas na bagyo, humihingi sila sa Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkaligtas. Kapag binigay sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kaligtasan na yon, bumabalik sila sa dati nilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At dalil at talit ang fitra. Kul maulud yulad ala al-fitra wa huwa muwahhid muthbit lillah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlong basehan natin na mayroong umiiral na Allah subhanahu wa ta'ala ay yung fitra. Ang fitra, ito yung natural na pagkakalikha sa mga tao. Ang lahat ng mga ipinanganak, lahat sila ay mga muwahhid. Sabihin nun, lahat sila ay naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ipinanganak ay naniniwala sa Diyos na nag-iisa. Ang الشرع وهذا كثير الادله من الكتاب والسنه على وجود الله سبحانه وتعالى. At ang pangapat na basehan natin na may umiiral na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay yung pangapat, yung batas sa Islam. Ibig sabihin ito mula sa Quran at mula sa Sunna. Tinatunay ng Quran at Sunna na mayroong umiiral na Allah subhanahu wa ta'ala, at ito'y napakarami sa Quran at Sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ar-rukn ath-thani min arkan al-iman. Dalawang haligi ng iman. Al-iman bil malaika. Ang paniniwala sa mga malaika o mga anghel. Kayf nu'min bil malaika? Paano tayo maniniwala sa mga anghel? Nu'min bi annahum 'alam ghaib, ghabu 'anna la narahum. Maniwala tayo na itong mga malaika na ito, mga nilalang na hindi natin mga nakikita. Khalaqahumullah min nur. Nilikha sila ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa nur o liwanag. Yuti'un Allah wa la ya'sun. Sinusunod nila Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila sumusuway. Lahum arwah. At meron silang mga kaluluwa. Wa ajsad. Meron silang mga katawan. Wa uqul. At meron silang mga pag-iisip. Wa qulub. At meron silang mga puso. Nu'min bi kulli al-malaika. At maniwala tayo sa lahat ng mga malaika. Wa bi ma'laman Allah min asma'ihim. At kailangan nating maniwala sa lahat ng ipinakilala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga malaika. Jibril, Mikail, Israfil. Katulad ni Jibril, Israfil at Mikail. Wa sifatihim. At kailangan maniwala tayo sa mga katangian nila. Wa a'malihim. Kanilang mga gawain. Mithalu Jibril alayhi salam wakkal bil wahy. Katulad ni Jibril, ang kanyang gawain ay siya yung inatasan na sa mga wahy o mga revelasyon. Wa nu'min bi kulli al akhbar allati ja'at anhu. At maniwala tayo sa lahat ng mga ibinalita na dumating para sa kanila o tungkol sa kanila. Alam ghaibi ghafu 'anna la narahum. Sila ay mga nilalang na mga hindi natin nakikita. Khalaqahum Allah min nur. Nilikha sila mula sa liwanag. Yuti'un Allah wa la ya'suna. Sinusunod nila ang Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila sumusuway. Lahum arwah wa ajsad wa uqul wa qulub. At meron silang kaluluwa, katawan, pag-iisip at puso. Nu'min bihim wa bima 'alamana Allah min asma'ihim. At maniwala tayo sa kanila at sa lahat ng mga pangalan na ibinanggit sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kanila. Wa sifatihim. At sa kanilang mga katangian. Wa a'malihim. At kanilang mga gawain. Wa al-akhbar allati ja'at 'anhum. At lahat ng mga balita na binalita sa atin patungkol sa mga malaika. Ar-rukn ath-thalith min arkan al-iman. Ang pangatlong haligi ng iman. Al-iman bil kutub. Ang paniniwala sa mga kasulatan. Nu'min bi jami' al-kutub al-munazzala min as-sama'. Kailangan nating maniwala sa lahat ng mga kasulatan na ibinaba ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa atin. Wa nu'min annaha min Allah, kalamullah, la kalam ghayrullah. At kailangan maniwala tayo na ang mga kasulatan na ito na ibinaba ay salita ng Allah Subhanahu wa ta'ala at hindi salita ng ibang mga nilalang. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala ala kulli rasulin kitab. Kun rasul lahu kitab. At kailangan maniwala tayo na Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbaba sa bawat mga propeta ng kasulatan. Ang bawat mga propeta ay meron silang kanya-kanyang mga kasulatan. Nu'min biha.
At kailangan maniwala tayo dito. وبمعلمنا الله من أسمائها. At kailangan tayo maniwala sa mga kasulatan na ibinalita sa atin o pinaalam sa atin ang mga pangalan ng mga kasulatan ito. مثل التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى عليه الصلاة والسلام والقرآن. Katulad ng suhuf ni Ibrahim, yung Zabur, yung Ebanghelyo, yung Quran, yung Torah. Al-Quran. Ang Quran. Wal-Tawrah. Ang Tawrah. Wal-Injil. Injil. Wal-Zabur. Al-Zabur. Wal-Suhuf Ibrahim. Wal-Suhuf Musa alayhi as-salatu was-salam. Yung kalatas ni Ibrahim at ni Musa alayhi as-salam. Wa nu'min bima fiha min akhbar. At kailangan maniwala tayo sa lahat ng mga binalita sa loob ng aklat na ito. Wa nu'min bima fiha min ahkam, lakin al-Quran nasakh hadhihi al-ahkam. Alga hadhihi al-ahkam, ya'ni la na'mal wa la naqra wa la nutali' illa al-Quran. Nu'min bi hadhihi al-kutub, lakin la nutali' fiha wa la nurji' ilayha, nurji' ila al-Quran, li'ann hadha al-Quran alga kull ma fi hadhihi al-kutub. Alga kull ma fi hadhihi al-kutub. من بعض الأحكام وبعض الأحكام أقرها القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نقرأ في القرآن ولا نقرأ في هذه الكتب مع أننا نؤمن بها لأنه دخل فيها التحريم نعم والتفضيل والتغيير. So kailangan nating maniwala sa mga batas na napapalob sa mga kasulatan na ito. Pero nung dumating ang Quran, dumating sa atin ang Quran, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallam ang Quran, ito ay napawalang bisa lahat. So tayo, ang ating paniniwala, maniwala lang tayo na mayroong mga kasulatan na ibinaba ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sa mga naunang mga propeta. Yun lang, ang ganda na lang tayo. Pero hindi natin pwedeng basahin pa ang mga aklat na ito sa kasalukuyan at hindi natin pwede pang isabuhay ang mga napapaloob dito. Bakit? Dahil ito ay nasira na at pinaggawa-gawa na lamang ng mga iba. Sinira ng mga tao. Now, ba'dahala, الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. Pagkatapos ang pang-apat na haligi ay ang paniniwala sa mga sugong ipinadala. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون. So kailangan maniwala tayo na sila ay mga sugo, mga alipin na hindi maaaring sambahin. ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. لابد أن نصدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. At sila ay mga sugo. Kailangan natin silang paniwalaan at hindi natin sila pwedeng pasimamalingan. Kailangan paniwalaan lahat at hindi lang mga sinasabi. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalahum lana. At ang Allah subhanahu wa ta'ala isinugot niya sa atin ang mga sugo na ito. Atul aman. At sila ay sinakutubaran ang mga amanat. Wa nasahul umma. At binigyan ng payo ang umma o ang nasyon. Wa ballagu akmal balagh alayhi salatu wassalam. At pinaabot nila ang mga katuruan ng ating reliyon sa pinakamagandang pagpapaabot. Wajahadu fillah haqqa jihad. At sila ay nakibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nu'min bi jami' al-anbiya' wa rusul alayhim as-salatu was-salam. At maniwala tayo sa lahat ng mga sugo at mga propetang ipinadala. Wa nu'min bi ma'lamina Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihim. At kailangan nating maniwala sa mga pangalan na ibinanggit sa atin o pinakilala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wasifatihim. At mga katangian nila. Wal akhbar allati ja'at anhum. Ang mga balitang dumating tungkol sa kanila. Wal ayat allati adhum Allah subhanahu wa ta'ala biha. At yung mga miracles, mga himala na ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khatam al anbiya wa rusul alayhi salatu wassalam nabiyyana alayhi salatu wassalam Muhammad alayhi salatu wassalam. At ang pinakahuling sugo, ang pinaka-final na sugo ay ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kul man itta'a an-nubuwwa aw ar-risala ba'da mawt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa wallahi kadhib wa kafir kufran akbar. At ang sino man ang magsabi na siya ay propeta pagkatapos pa ng propeta Muhammad sallam o may magsasabi na merong pang sugo pagkatapos ng propeta Muhammad sallam, siya ay isang sinungaling at isang kafir na isang malaking kufur ang kanyang nagawa. Nuhib Isa alayhi salatu wassalam. Minamahal natin si propeta Isa alayhi salam. Wa nashhad anna Isa alayhi salatu wassalam abdullah wa rasul. At tayo sumasaksi na si propeta Isa alayhi salam ay isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at isang sugo. Wabashara Isa alayhi salatu wassalam binubuwat nabiyina alayhi salatu wassalam. At binigyan ng magandang balita si Isa alayhi salam patungkol sa
pagka-propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالذي يؤمن بعيسى عليه الصلاه والسلام لابد ان يؤمن بنبينا عليه الصلاه والسلام. Kung sino man ang maniwala kay Propeta Isa alayhi salam, kinakailangan niyang maniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم الركن الخامس من اركان الايمان الايمان باليوم الاخر. At ang ikalimang haligi ng iman ay ang paniniwala sa huling araw. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. طيب كيف أؤمن باليوم الآخر؟ أؤمن بكل ما يكون بعد الموت. نعم. Ang paniniwala sa يوم الآخر uling araw, ito yung lahat ng paniniwala sa lahat ng mangyayari pagkatapos ng iyong kamatayan. Lahat ng mangyayari pag namatay na ang isang tao. ماذا يكون بعد الموت؟ Ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? يكون بعد الموت سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة في القبر. Mangyayari pag dumating na ang kamatayan ng isang tao, pagkatapos ng kamatayan ng isang tao, mangyayari ang pagtatanong ng dalawang malaika doon sa kubur o sa libingan. من ربكم دينكم النبي. Sino ang iyong Panginoon? Sino ang iyong din? At sino ang iyong sugo? نعم. نعيم القبر وعذاب القبر. At yung pagbibigay ng gantimpala sa o yung biyaya sa libingan at yung parusa sa libingan. والبعث بعد الموت. At ang muling pagkabuhay mula sa kamatayan. والجزاء والحساب والجنة والنار. At ang paggagantimpala at pagpaparusa, ang paraiso at impyerno. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر بهذا الركن الخامس. At lahat ng mangyayari sa uling araw o pagkatapos ng kamatayan, ito ay napapaloob sa paniniwala sa uling araw. الركن السادس الإيمان بالقضاء والقدر. At ang pang-anim na haligi ng iman ay ang paniniwala sa qadar o tadhana. الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب أربعة. At ang paniniwala sa qadar o tadhana ay meron siyang apat na antas. Naam. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بأن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء. يعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء وقع وكل شيء يقع الآن وكل شيء سيقع لا يخفى عليه شيء. At ang paniniwala sa tadhana o qadar, napapaloob dito ang apat na sangkap. Una dito ang kaalaman o ilm. Ang paniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala, nalalaman ang lahat ng bagay, ang kabuuan at ang detalye nito. Na'am, wa katab Allah subhanahu wa ta'ala maqadir kul shay maktub 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawa, ang pagsusulat o pagsulat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isinulat ang lahat ng tadhana, lahat ng bagay hanggang sa araw ng paghukom. Na'am, wa la yumkin an yaqa' fi mulki Allah illa ma yasha' subhanahu wa ta'ala. Sha'a Allah subhanahu wa ta'ala al-ashya' taqa'. Sha Allah anna la taqa wallahi la mumkin taqa. So ang pangatlong antas ay ang pagnanais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang paniniwala na ang lahat ng bagay na ninanais ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mangyayari at lahat ng hindi ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi mangyayari. Na'am. Al-'abd makhluq wa a'maluhu tabi'a lahu fa hiya makhluqa kal-'ibad. A'mal al-'ibad makhluqa kal-'ibad. Na'am. At ang pangapat na antas ay ang paglikha. Ito ang paniniwala sa tadhana na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang lumikha sa ating lahat at pati ang ating mga gawain. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha niyan at nagtadana sa lahat ng bagay na iyan. Idan hada yung maratib arba'a ng iman bil qada wal qadar. So ito yung apat na antas ng paniniwala sa ating tadhana. Al-ilm. Una ang kaalaman. An-nu'min anna Allah alim kul shay. Maniwala tayo na Allah subhanahu wa ta'ala alam niya ang lahat ng bagay. Al-kitaba kataba kul shay. Ang pagsulat. Maniwala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sinulat niya sa atin ang lahat ng tadhana. Al-mashi'a la yumkin an yaqa' fi mulki Allah illa ma sha'a Allah. At ang pangatlo, ang pagnanais ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mangyayari ang isang bagay hangga't ito ay naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khalq al-ibad khalaqahum Allah wa kadhalik khalaqa af'al al-ibad. At ang paglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa mga nilalang pati yung mga gawain ng mga nilalang. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.